Uy, Mars, nabasa ko sa social media. Mabisa raw ang salt and water gargle para pamatay ng coronavirus. Tuob lang yan, steam inhalation. Ang sabi raw, mag-spray ka ng disinfectant sa katawan mo. Uy, mag-hard na kayo ng mga pagkain. Magkakaroon daw ng super duper extreme lockdown. OMG! May martial law daw, guys! Kung naniwala ka sa mga katagang yan, biktima ka ng fake news. Think before you click. Habang patuloy na dumarami ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo, dumarami rin daw ang kumakalat na maling impormasyon ukol dito. Kaya ayon sa World Health Organization o WHO, hindi lamang pandemya ang kalaban natin ngayon, kundi isang infodemic. Ano ba ang ibig sabihin ng infodemic? Ang salitang ito ay pinaghalong information at epidemic. So pinagsama yung dalawang words na yun para yung ibig niya sabihin is merong mga maling information out there na parang epidemic yung effect niya. Ibig sabihin nakakahawa, kumakalat sa mga tao. Ito si Jason Vincent Cabanyes, Associate Professor in Communications sa De La Salle University. Aniya, ang pagkalat ng maling impormasyon sa panahon ng pandemya ay lubhang nakahahawa. One click at maaaring naipasa mo na ang virus na dala nito. Problema kasi sa infodemic is kapag may isang maling impormasyon na kumakalat dyan at may mga taong tumatanggap nun tapos naniniwala sila, ang nangyayari, parang tulad na isang sakit, ipapasa nila yun sa ibang tao. Lalo na ngayon sa panahon ng social media, madaling mag-share, di ba? Mahalaga raw ang tamang impormasyon, lalo na ngayong panahon ng pandemya, dahil nakasalalay dito ang buhay ng nakararami. Right information is important because it's a matter of life and death. Particularly for vulnerable people, for people who have to go out there to risk being infected because their livelihood depends on it, because their family depends on their income. Ito naman si Jonathan Ong, isang associate professor sa Global Digital Media sa UMass Amherst. In the Philippines, we have no choice but to risk our lives by going out there. So information is all that we need to make those everyday decisions of should I risk going to public transport or should I just walk all the way? Dito sa Pilipinas, ilang fake news ang nag-viral kaugnay ng COVID-19 pandemic. Naaalala niyo pa ba yung kumalat sa mga chat group na isang audio clip na mula umano kay Jessica Soho? In case mag-announce si Duterte ng martial law, ng total lockdown or martial law. Sa nasabing voice clip, isang babae ang nagbabala ukos sa di umano'y idedeklarang martial law ng Pangulo, kaya dapat maghanda na raw ang lahat. Ngunit ito ay isang certified fake news. Nais ko lang pong ulitin, hindi po ako ang tinig na naririnig sa kumalat na voice clip. Sa Cebu City naman, kumalat ang paggamit ng tuob o steam inhalation bilang panlaban umano sa COVID-19. Mismo ang lokal na pamahalaan ng Cebu ang nagsusulong nito sa kabila ng mga babala ng mga medical expert laban dito. Mas madali tayong mapaniwala kasi hindi natin alam paano sabihin kung alin yung totoo o hindi, eh, di ba? Nagkikreate siya ng problema eh. Kasi hindi naman sila necessarily eksperto sa mga bagay na yan. So dapat sana ang mga doktor at mga scientifico yung bigyan natin ng plataforma para maipaliwanag nila sa atin kung ano ba yung ibig sabihin ng mga impormasyon na sinasabi nila. Lalong-lalo na, napaka-komplikado ng health, napaka-komplikado ng science. Maari pang makasama at magdulot ng aksidente gaya ng pagkapaso o pagkasunog ng balat. May posibilidad pa na mapasama ang virus sa singaw na maaring pagmulan ng lalong pagkalat ng sakit. Ang steam inhalation din po ay nagpaparami ng secretions sa ilong na posibleng makahawa ng sakit sa pamamagitan ng pagbabahing o pag-ubo ng individual. Ito pa ang isa. Kumalat din sa social media ang paggamit ng unregistered drug products na Prodex B at Fabunan antiviral injections. Ngunit ang paggamit nito ay di pala aprobado ng Food and Drug Administration at ang sino mang gagamit nito ay maaari raw mapatawan ng parusa ayon sa Department of Health o DOH. Ilan lamang ang mga yan sa libu-libong maling impormasyon ukol sa COVID-19 na kumakalat sa social media. Kung kumakalat yung mga maling impormasyon tungkol sa health, maaaring maniwala tayo dito at maipasa natin sa iba at
pwedeng mortal yung effect niya sa atin, no? Maaring mamatay tayo dahil doon. May mga paraan naman daw ang gobyerno para masugpo ang infodemic sa ating bansa. Naglunsad ang DOH ng Viber Community kung saan nila inilalabas ang mga update at impormasyon ukol sa COVID-19. Kasabay ng Enhanced Community Quarantine, inilunsad din ang laging handa press briefing para sa araw-araw na updates ukol sa estado ng ating bansa laban sa pandemya. Matatagpuan din sa laging handa website ang mga natutukoy na fake news sa social media ukol sa COVID-19. At fact-checking ng mga impormasyong ito, kalakip ang paglilinaw mula sa DOH. A fact-check portal on their part is one kind of creative execution in which they want to try it. But what you might be seeing is it looks clumsy. It looks like parang this is a waste of resources. We have bigger fish to fry. Because parang low-level memes lang din naman yung tina-target nila rather than the core issues and the gravest lies and gaslighting that top-level officials themselves parang perpetuate. Mahirap din minsan na kunyari sila yung magpa-fact-check because may mga taong naniniwala sa pamahalaan, may mga taong hindi. Madalas hindi naman nakikinig yung mga tao kasi kung hindi siya nagre-resonate sa iniisip nila, kahit totoo pa yung sinasabi mo, hindi sila maniniwala. Mahalaga ang fact-checking, pero mahalaga din na pag nag-deliver tayo ng information, kumokonect tayo dun sa paano mag-isip yung mga tao. Kung di sila tatakot, talagang hahanapin natin sila. Tinugis din ng mga otoridad ang mga nagpapakalat ng fake news sa pamamagitan ng pagbuo sa Task Force COVID Contra Peke ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Philippine National Police o PNP. 32 individual ang inaresto ng pulisya dahil umano sa pagpapakalat ng maling impormasyon at 23 iba pang individual ang iniimbestigahan ng PNP as of May 1. Inalmahan ito ng National Union of Journalists of the Philippines dahil sa posibilidad na maabuso at maparusahan ang mga naglalahad ng lehitimong kritisismo laban sa gobyerno. Naging issue rin ang presentasyon ng DOH sa mga datos nito. I think from the management of the statistics of the number of patients, the number of cases, it was very inconsistent from the beginning as to how it's being counted. Noong Mayo, pinuna ng mga eksperto mula sa University of the Philippines o UP ang datos na inilalabas ng DOH. Anila, may mga ditugma at mismatch sa mga numerong ipinipresenta ng mga lokal na pamahalaan sa inilalabas na bilang ng DOH. Sa datos noong April 24 at April 25 na inilabas ng ahensya, 45 COVID-19 cases ang nagpalit ng kasarian, habang 75 patients naman ang nagbago ng edad overnight. 516 cases din ang na-reclassify sa ibang lungsod na tinukoy ng UP Octa Research Team na Completely Imaginary City. Pinuna rin nila ang isang pasyente na di umano'y namatay noong April 24, ngunit tila na buhay kinabukasan dahil wala na ito sa bilang ng mga namatay. The ways in which ordinary people move about in their everyday lives, parang they're going into it blind. They're unable to make personal judgments and weigh those risks themselves. Siguro pwede nating i-build on sa mga ginagawang practices ngayon sa pag-disseminate ng information, lalo na tungkol sa health information about around COVID-19, is yung iba naka-devolve siya to the local government. Hindi siya necessarily centralized sa national government, di ba? Mahalaga yon na may centralized information, pero mahalaga rin na on the ground, nagko-communicate yung local governments. And makikita natin na yung mga ibang LGU natin, very, very responsive. Hindi lamang ang ating bansa ang humaharap ngayon sa infodemic. Maging ang mga mayayamang bansa ay hindi immune dito. Para labanan ito, kapangyarihan ng teknolohiya ang ginagamit nilang armas. Gaya na lang ng bansang Taiwan, na nagtayo ng isang fact-check center kung saan bawat departamento sa ilalim nito ay mayroong tinatawag na meme engineering team. Ang team ang siyang tumutukoy sa mga misinformation online at kinukumpirma ang mga ito sa loob lamang ng 60 minuto. Sa South Korea naman, nakatatanggap ng emergency text alerts ang mga mamamayan ukol sa movements ng mga hinihinalang may kaso ng COVID-19, pati ang kanyang huling mga pinuntahan at pinasok na lugar. Gumagamit din sila ng Corona Map, isang real-time map kung saan madaling matukoy ang mga lugar na may mga kaso ng COVID-19. Ang bansang Singapore, ipinararating ang mga impormasyon sa mga tao gamit ang digital display panels.
Bagamat naging malaking pakinabang ang teknolohiya para sa mga bansang ito, hindi raw ito sapat para tuluyang puksain ang virus na infodemic. Siguro yung teknolohiya, isang paraan lang yon. One way is to use particular technologies, yung mga social media platforms, to fight this information. Pero hindi siya sapat, hindi enough na yung mga tech platforms lang yung gumagawa ng paraan para labanan yung disinformation. Mahalaga na ina-address din natin yung disinformation across several fronts. So media and information literacy ay mahalaga para dyan. So ang mahalaga sa tingin ko ulit ay bigyan ng pamahalaan ng platform ang mga scientists at ang mga medical doctors. Ilabas natin yung mga eksperto natin. Sa huling tala, nasa 73 million na ang social media users sa Pilipinas. Kaya isang malaking hamon, hindi lang para sa gobyerno, kundi sa bawat isa sa atin, napigilan ang pagkalat ng sakit na dala ng misinformation.